So, ayan mga boss, meron tayong Toyota Vios na Genuine. So, ang problema ni sir, bagsak din yung kanyang idle. May kinalas ka na dito, boss? Wala, yung baterya pa lang. Baterya pa lang. So, tingnan nyo yung ginawa ni... Ginawa mga boss, oh. Yung parts valve, yung solenoid, siya yung ginawa niyang idle control doon sa pag-aircon mo para hindi mamatay. Oo. Kasi pag naka-aircon siya, bagsak siya, no? Ayan si boss, oh, siya nag-DIY nitong Toyota Vios niya. So sabi ko kay sir, tinesting ko na tong supply nitong IECB niya, so kompleto naman. Nagpalit na siya ng throttle body, bagsak pa rin daw. Tapos tinesting ko na to. Ayos naman yung ano supply ng ano ICB meron. Palit na rin ang mga ignition coil. Palit original. Na rin ignition coil tsaka mga spark plug. So ang naging concern niya ulit, check engine, hindi na mamatay-matay. Laging nakailaw. Sabi ko sa kanya, paano hindi ilaw yan? Kinat nila yung ano, yung orig na supply ng ano ng parts valve solenoid. So ngayon papabalik ko sa kanya to. So naglagay sila ng ano rito. Ayun. Ng wiring na panibago. Ngayon boss, i-cut mo lang to. Balik natin sa orig. Babalik sa orig. Oh, tas may color code naman 'yan. Tas kalasin mo lang natong throttle body. So siya ang gustong mag ano boss, mga sir, siya ang gustong mag DIY nito. Siya na rin magkakalas, so tuturuan na lang natin si Bossing. Oo, para pag nasa labas tayo, may ipasa naman natin yung konong problema. Oo, at wala tayong available na gagawa din. So sabi ko, kung willing siyang magkalas kabit, so tuturuan ko na lang siya, i-guide ko na lang siya. No? So yun yung gagawin namin ngayon mga boss. Tanggalin mo na itong throttle body. Okay? Tapos mamaya, check rin natin yung valve niyan kung gumagana. No? Kaya iniisip mo paano kasi oh, may mga gamit na, oh, may mga tools na rin, oh. Mekaniko na to si boss, eh. Siraniko. Mekaniko na to si bossing. Pag di na kaya. At titingnan natin kung makukuha natin, boss. Kung madadali natin to. Kasi marami ng mekanikong pinuntahan. Wala rin, eh. Wala rin. Puro palit ng pyesa. Susundin mo naman, palit ng pyesa, ganun pa rin. Masakit na sa bulsa. Inisto mo yan, eh. Sakit na sa bulsa. Masakit na sa bulsa, masakit pa sa ulo, kaya nga naubos buhok ko, eh. Sabay ganun. Sabay naubos na yung buhok. Makinis na yung ulo ni sir, eh. Oh. Naubos ang buhok ko, eh. Diba sabi nila, pag na-stress ka, naubos ang buhok. Alam mo, magkalukuhan na may joke, may ano to si Jose. May... Gusto mo na ako sa kabila, ha? Ah, sige. Sige, mamaya, balikan kita, no? Sige po. Magkalasin mo na yung throttle body. Pag Sabado, car day tayo. Oo. Nakalas na nga niya yung kanyang throttle body. Agad ko namang tinesting yung kanyang IECB kung buo pa ito. So, kukunan nyo lang ng resistant to mga boss sa bawat gilid ng terminal ng solenoid. So, ito na yung pag-testing natin. Wala rin, sira rin ito, eh. Kaya pala ayaw gumana. Mas buo pa yung sa akin dun. Sira din ito. Kaya ayaw niya. Oo, kaya ayaw niya. Kaya ang ginawa mo, lagay-lagay ka na improvised doon. Yung sa emission, yun yung ginawa mong idle up. Natanggalin natin to para malinis ko rin yung valve. Wala, sira din yan. Hindi siya wiring. Hindi. Tinesting ko yung wiring mo, buo, eh. Buo, no? Oo. Fair, parehas, eh, no? Oo. Dito lang talaga may problema. Ano yung binipass daw, Tol? Ha? Ano yung binipass daw niya? Sabi mo. Kaya nga, binipass nga niya, eh. Natutuwa nga ako sa ginawa nito, eh. Makasurvive lang, no? Makasurvive lang. Ito yung ginawa niyang idle up. Nagbypass siya, naglagay siya ng ibang wiring, pinatay niya yung... Galing sa computer box. Oo, galing sa computer box. Yung wiring. Ang problema naman, mag-check engine kasi dinisconnect niya to, eh. Parang dinis... Able mo na tong emission niya, eh. Yung solenoid. Sige, kukun. Makapanood din ang ibang channel dito, ano, yung mga pang-survive. Sir,
Sabi ko, ano kayang pwedeng gawin dito? Wala tayong pwedeng gawin, kundi buhayin talaga natin itong dati mo. Sabi ko, gusto ko ibalik sa dati. Oo, yung original. No? Itong sakit mo, wala nang mga lock din eh. Pwede to tatalian muna para magka-lock siya. Ginawa ko lang yung screw type ko naman. Ang hirap kasi nito pagka hindi mo gawing screw type. Para mamaya ma-adjust na natin. Yan. Kapag nahirapan kayo sa tools, iwaan nyo lang mga boss. Yan pala ang salarin. Oo, ito ang salarin. Kaya dami ng pinalitan, yan lang hindi napalitan. Napalitan din yan actually, pero sira din. Sira din. Kaya hindi mahuli-huli. Hindi mahuli-huli. Saka walang pan-tester. Salpak lang. Yan, maganda pa yung ano nito. May isipin nito. Ito, lalawisan pa natin yan. Dapat yan, yung konting pihit lang eh. Dapat yun. Hindi, pareso. Hindi, ano siya. So, dapat ganito kalambot mga boss. Oh. Yan. So, lawisan pa natin. Yung bearing. Galit na galit ang utol ko doon. Galit na galit ang utol ko. Yung dalawang buwan. May time na yun, pinanggagrab ka eh. Ayan yung pinaka, anong tawag dyan doon? IECB. IECB. IACB sensor. Subukan natin ito na. Yung kulay blue, yun ang punch valve. Alam nyo sa kanya dyan dati? Repetent pin, nilalagyan ko na eh. Mga pinagpapalitan ko ng pyesa, not okay. Not okay. Kasi lalo na yung mga ano, ignition coil, spark plug. Madalas sa Lazada kasi madalas ang nagpapakita sa akin yan eh. Muntik ko nang bilhin eh. Pero pinag-iisipan ko kung kayang i-adjust. Wala. Pero sa Lazada ko, yan ang nakikita ko. Mahirap bumili ng mga ganyang pieces sa Lazada. Naranasan kong bumili ako sa Lazada ng isang mounting. Kung saan isang mounting dumating sa akin, wala ka na. May washer sa ilalim kasi walang isinama. Tapos hindi pasok at hayop. Dapat yan gagalaw pag ino natin ito eh. Ng Lazada. Talagang dapat yung bulb na yan. Asan yung battery? On mo nga idol. On. Naka-on na yan? On na. Off. Ay, huwag yung may nananaw. Off. On. Ando, pinakarwas. Yun, tila nakikita nyo mga boss. Yan. Ano yan, naka-on? Naka-on. Off. Off na, on. Yeah. Ano gumagalaw dyan? Yan yung bulb. Ah, off. On ulit. Okay. Gumagalaw nga. Oo. Hindi ko nakunan pero papanoorin ko yan. Sige boss. Ito yan, pag inon mo, bubukas si bulb. Alin na nabukas niya? Yan yung flap. Ayun flap. Ayun. Ito sa taas. Ayun yung bulb mo. Ayan yan. Yan. Pwede naman dito. Napakas naman yun. Yung bulb na to. Gagaroon-garoon yan eh. Bukas sara. Sa
So pag nag-adjust, pipihitin mo lang to ay doon. Luluwagan mo na tong dalawang screw. Pag nabababaan ka sa minor, pwede mong i-adjust to. Pwede mo siyang i-adjust, no? Ah, pwede pala siyang i-adjust sa minor guys. Meron din ba sa ano yan, Tol? Sa Batman? Wala, wala. Sa mga Robin lang to, Rebo. So hindi mo natin ihigpitan yan kasi mamaya mag-a-adjust pa tayo. Sa okay. City meron din yan. Meron yan. Ito na, tanong ko kasi para wala akong nakikita sa Batman yan eh. Wala, wala. Electronics po, electronics yung Batman. Meron lang nito pag mga cable type. Yung accelerator. Sana madali natin yung ano, problema natin. Oh, mga bago spark plugs sir, bago guys yun. Saan ka pa? Saan ka na, bago na lahat eh. Makin na, bago na din. Pati makin na, bago rin eh. Kaya nga sabi ni sir, nakakalbo na siya eh. Bago rin yung fuel pump. Bagong dinis din yung tank eh. Bago din battery. Laki pa. Laki pa. Battery 3S. Sir. Inisin na lang ito, no? Oo. Bulahan na lang yan. Okay. Si sir na nga mekaniko eh. Sir, alas kabit niya. Oo? Oo. Mahilig din siya mag DIY. DIYer din to si Safe Bossing. Pagawa mo ng script. Ayos ka lang, sir. Ayinit lang. Hindi tumama yung ano eh. Umbrella. Oo nga eh. Dapat oo nga. Ay, yung araw kasi dito no. Huwag mo muna kaya ikabit eh, to sir. Oo, para may na. Adjust natin. Kasi magpipihit tayo ng solenoid. Ang hirap pag nakakabit na yun eh. Kumuha ng ignition dito. Saan eh? Kaya hindi ko makita yung wiring. Pero hugutin lang naman yun eh. Oo, oh, hugutin yun. Pagganahin muna natin yan bago natin alisin yung... Pag okay na yung IECB at gumagana na mga boss, at hindi nyo mapababa yung idling, so testing nyo naman kung may mga vacuum leak sa intake tsaka injector. Pero yan lang talaga hindi ko nakalikot. Buong throttle, oo. Pero yan. Hindi mo nakalikot? Oo. Kasi pinalitan na ng buo eh. Ano sir, start natin? Oo, sito yun sana. Oo? Excite ako. Start mo. Start mo. Start mo nga sir. Ano kuya, ay sir, may, wala kang tagapayong? Start na, start. So, binalik natin yung dating wiring nito mga sir. Yan, may cold start. Ayos yun. Oh. Umaya, mainit pa, malamig pa yan. Umaya, pag init, pag malalaman niya. Pero yung ginagat ko, pinagat part na, hindi na nakapunan ng dati. Yung rata natin na, ginagat ko, hindi na nakapunan ng part lang dati na, ito ka itin sa akin. Kaya naman naayos na natin to, wild naman yung minor niya kasi may vacuum leak naman siya dito sa intake, dito may sprayan ang singaw dito, dito sa may injector, ayun o kapalya yan mamaya na nakakahigot ng vacuum. Ngao, nakakahigop ng hangin galing sa labas. Yan, di ba? Yan, di ba? Kaya mas sobrang taas ng idling kasi may vacuum leak siya. Ayan oh. Nasa injector, may seal kasi yung ilalim ng injector, yung rubber. 'Yun ang kailangan natin. Ngayon, nakakapit sa injector mismo. Yung sa dulo. Yung pinaka-gasket niya. Yung pagitan ng head
halos lahat yun. Ayan o. Diba nag-iiba yung nag-iiba. Nasintik gasket, injector seal. Lalo na dito, ang lakas. Ayan o. Ayan o. Nag-iiba o. Yan. Nakakahigop ng hangin yan galing sa labas. Okay? Ayan o, pumalya, diba? Ibig sabihin, nahihigop niya yung gini-spray ko. Ibig sabihin, singaw. Kaya namamalya. Singaw ang injector. Vacuum. Hangin yan, hangin. Vacuum leak ang tawag yan. Kaya, kahit anong adjust mo naman dito, mahirap pababain. Kasi nakakahigop siya ng hangin galing sa labas. Anong mapalitan doon? Yung injector gasket, yung parang o-ring doon sa dulo. Maliit na maliit? Oh, hindi. Yung, bukod dito sa o-ring dito, ayong kailangan natin yung sa baba, yung nakatusok sa injector. Injector seal. Kaya ang hirap timplahin yung minor mo kasi may mga vacuum leak ka. Pero pag nakabitan ko na yun? Oo, doon natin malalaman talaga yung ano yan pag na-seal na natin lahat yan. Pati nga dapat intake gasket nito. Palitan din natin, bumili ka na rin yung intake gasket. Intake gasket? Oo. No? Tsaka yung o-ring. Ganyan pag mag-vacuum leak ka. Ito wala sa iyo lahat eh. Ayan o. Mamalya o. Ibig sabihin, nakakahigop ng hangin yan sa labas. Ayan o. Oo. Diba? Ganyan siya. Ganyan lang pag ano idol. Ayan o. Tama, nanginginig. Pag in-sprayan ko ng cleaner, sabihin, nakakahigop ng hangin. Hindi ko nga panood yung pag-test niya. Ganyan ito, pag-test. Halimbawa, duda ka, may leak. May leak. Yung mga ganyan, tutukan mo ng galito. O oh, ayan o, oh, may konti rin o. Oh. Ibig sabihin, may leak din yan. Na, ayan o, oh, sinisinok, di ba? Lahat ang i-improve natin dito, hangin. Hangin lang isisild natin na huwag siyang makahigop galing sa labas o singaw. Kasi mahihirapan tayong patinuhin yung idol mo. Mahihirapan tayo, idol. Once na may mga, ayan, may vacuum ano rin dito. Sinisinok din. Sinok din, oh. Ayan o, oh. Pakunti-kunti sinok. O, oh. May mga ano, may mga hangin. Ay, ikitan lang yan. Parang malutong na, nakakatakot na bunutin eh. Alin? Malutong na ito. Binulot mo yan. Hindi lang yan. Lagyan na silag pa. Oh, silag, tsaka clam, kung wala ka pa naman budget. So yun, ang unahin mo, intake gasket muna, injector seal. Kasi hindi natin mapapatino yan, idol. Hanggat ganyan ang kondisyon ng hangin mo, yung vacuum. Now I know. Now I know. Now I know. Ang hirap i-tono niyan. Pag may mga vacuum leak ka. Nakita ko nga sa... Patingin niya ulit sa camera mo. Ah, yung ano mo. So, kinalas mo na pala yan. Hindi mo napansin na ano. Yan. Ito ang kailangan natin na idol, yung itim na yan, goma na yan. Ito, wala yan o. Ito, meron. Mukhang malutong na rin to. Nakakabili niyan kay Cruiser. Dalhin mo tong picture mo na to. Doon kay Cruiser. Boss, meron ba kayong injector seal na dito? Apat nga lang yung injector niyan. Kita mo, ginawa kong anim. Ginawa kong anim yun. Apat lang yun. Yan. Kita mo? Sisilyuhan natin yung mga vacuum niyan kung alin yung may maglilit. Okay. So yung check engine mo, ayusin muna natin yung mga vacuum leak saka tayo magpo-proceed. Sanay naman ako sa may check engine. Asa alam mo kung saan nagagaling yung check engine? Oo. Asa na yung... Pag tumilig ka, hindi talaga mo buha ang tamang minor. Ay, hindi. Mahirapan tayong kunin yung tamang minor. Pala pag-test ng vacuum leak.
1-0. 1-0. Mapal yan. Tak. Ah, kahit kano kaganda yung ICB na ikabit natin dyan, wala din. Useless. Kasi wala. Hindi niya nakokontrol yung vacuum. Hindi bago. No? Oh, may nakakawalang vacuum. Ganun lang, idol. Unang-una, failure yan dito. Kasi labas yung vacuum eh. Hindi nare-read ni mas airflow nang maayos yung hangin kasi may may lusot na hangin. Sobra. Vacuum, oo. So, ang mangyayari niyan, dahil failure ka rito, mangingitim yan si spark plug. Nagkakarbon yan. Kaya ako nagkakarbon sa spark plug. Ilan naman yung tanong ko dati, 2 taon na, hindi nasagot, ngayon na nasagot eh. Bakit nangingitim yung spark plug ko eh? Ganun lang yun, kasi after 2 years, kulang ka sa hangin, sobra ka sa gas, magkakarbon talaga yung spark plug mo. Sabi nila, saan sobra? Fuel eh. Hindi natin alam. Ngayon, kakalasin ko sa ICB ko. Pang ano ko yan, saribo ko yan eh. Parehas lang yan sa ribo ko. Oh, parehas lang yan. Altis, Rebo, Eto. Isa lang ginamit na ICB dyan. Meron din yan yung isa po ha? Oo, meron din yan. Hindi, sira yan. Ha? Sige, sira yan. So, paano mo kapangalan mo? Ano yung naandar yan? Andar pa rin yan. Kaso nga lang, sobrang, hindi rin natin mapapatino kahit maganda ICB natin kung may vacuum leak ka. Eh, vacuum nga kinokontrol nun eh. Eh, may nakakalusot dyan. O, anong gagawin natin? Eh, correct muna natin yung mga vacuum leak bago tayo mag-proceed sa ICB. Ah, idol. Ay, ganun lang ha. Balik ko rin yung wiring. Oo. May iwagang wiring. Oo, may iwagang wiring. Ganun lang. Pagsamantala. Pagsamantala. At least, alam mo na ang nangyayari sa makina mo. Kaya nga eh. Now I know. Okay. So, patay. Patay na natin para lumamig. Ha? Ayun na nga, yung sagot eh. Ha? Boss oh. Ano sir, may part 2 tayo rito? Meron tayong part 2 dito. Bagsak at DIY. Ang problema kasi sir, kasi may singaw yung injector niya, yung vacuum, yung intake manifold. So kahit palitan namin ng ICB, so kung may vacuum leak ka naman, so hindi pa rin titino. So pinapabili ko muna ng injector seal or gasket si sir, para dito sa kanyang Toyota Vios. So para maayos na namin yung idle nito. Ayun, ganun lang pag leak test sa mga vacuum leak. Pagka nahihirapan kayong hanapin kung saan may singaw, bugahan nyo lang ng cleaner. So pag nagbago po yung andar ng inyong makina, ibig sabihin nakakahigo po siya ng cleaner o may vacuum leak siya pagka namamalya yung inyong makina. Pag maski naka-start eh, no? Wala namang problema pag pumasok sa loob. No? Wala, kasi susunugin rin naman yan. Ang problema, kaya mo malalaman yung leak. Kasi ibig sabihin, napapasok sa loob yung cleaner. Yung ini-spray. Oo, ini-spray natin. So, namamalya siya. Doon mo malalaman na may vacuum leak ka. Okay, sir? Hindi na. Kung pwede pumunta, maski malayo. Ayan. Sana nakapag-share kami ni boss sa problema dito sa Vios niya. Yan, may vacuum leak pala. So, kung ano-ano nang kinulikot dito ni sir, sa DIY. So, discovery namin, vacuum leak ang problema. Vacuum leak, tsaka yung ICB. ICB. Oo. Yung nakakabit sa throttle mismo. Nakakabit mismo sa throttle. Ayun mga sir, huwag niyong kalimutan i-like, i-share, subscribe yung ating channel para may makapag-share pa sa iba.